Mga naghuhukay, nagulat sa kanilang nahukay, mga tol, no? Nadiskubre na ba ang libingan ni San Pedro? Kilala nyo naman si San Pedro, mga tol, di ba? Isa yan sa mga apostol. Well, Saint Peter ang tawag nila dyan, o San Pedro ang tawag nila dyan. Pero ako, ang tawag ko sa kanya ay Apostol Pedro. Yan, Apostol Pedro tawag ko sa kanya. So, nahukay na daw ang kanyang libingan. Yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video ngayon mula rito sa channel ni PMC. Siyempre, kung saan tayo nakakatagpo ng mga malulupit na tema at malulupit na topic, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay PMC. At siyempre, kung subscriber ka na niya, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At siyempre, click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo ba na ang disipulong si Simon Pedro ay inilibing sa ilalim ng simbahan ng Basilika? Isang mangingisda sa lugar ng Galilee, kapatid ni Andrew, pinili ito na maging isa sa 12 disipulo ni Jesucristo. Naging saksi sa mga nakamamanghang kabutihang ginawa ng Nazareno. Ganun pa man, nagpatuloy ang pagpapala kay Pedro hanggang sa ito ay pumanaw. Dahil sa hindi detalyado ang pagkakasalaysay ng Biblia hinggil sa pagkamatay nito, marami ang nagtatalo kung paano sumakabilang buhay ang mabuting disipulo at kung nilibing nga ba ito sa ilalim ng simbahan ng Basilika. Ang tanong, totoo ba? Subscribe! Sino si Simon Pedro? Sa wikang Hebreo, Cephas, at sa wikang Griego, Petros, na parehong nangangahulugang bato o maliit na bato, depende sa paniniwala ng isa. Pangalang tugma sa kanyang matatag na pananampalataya at katangian. Ayon sa unang kabanata ng libro ni Juan, bago ito tinawag na Pedro, Simon ang unang pangalan ng disipulo. Kaya naman sa ngayon, kilala ito bilang Simon Pedro. Ang buhay ng mangingisda na mula sa Bethsaida at Capernaum, mga bayan sa itaas ng dagat-dagatan ng Galilee, ay nagbago nung nakilala nito si Jesus. Kasama ang kanyang kapatid na si Andrew, habang nangingisda ang dalawa, walang alinlang ang sumunod ng mga ito nung inanyayahan maging disipulo. Mula noon, kasama sa 12, naging masugid na tagasunod ni Jesus si Pedro. Kilala ang disipulo hindi lamang sa kakaibang katangiang pinamalas nito, katulad ng pagputo sa tainga sa hardin ng Getsemani at pagtanggap nito sa susi ng langit, pati na rin sa mga di kanais-nais na pangyayari katulad ng pagtanggi kay Jesus. Sa mga araw na iyon, nasaksihan ng disipulo ang mga nakamamanghang kaganapan sa buhay ng Panginoon. Mga pangyayari na matatagpo ang nakasulat sa Biblia. Subalit sa dami ng salaysay at kwento sa kasulatan, ang detalye sa kamatayan ng disipulo, pati na rin kung saan ito inilibing, ay hindi nabanggit. Kaya maraming katanungan ang naghihintay na mabigyan ng malinaw na kasagutan. Pinahayag ng Overview Bible na dalawa lamang sa mga disipulo noon ang naiulat ang kamatayan sa Biblia, sina Santiago at Judas. Kaya mahirap mabigyan ng tumpak na detalye kung paano namatay o saan nilibing si Simon Pedro. Bagamat nabanggit sa libro ni Juan sa kabanata 21 ang kaganapan na umuukol sa pagkamatay nito, sa 18 bersikulo ang sabi, "Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka
kung saan hindi mo ibig. Ang sabi sa ibang Biblia, nabibihisan ito ng iba. Ano man ang kahulugan ng naitala, walang duda. Parang kamatayan, no? Bibihisan ka ng iba at dadaling ka sa lugar na hindi mo ibig. Yung sa Libingan, di ba? Dadaling ka sa lugar na hindi mo ibig kasi wala namang may gusto dun eh. Ano man ang kahulugan ng naitala, walang duda na hindi detalyado kung paano ito namatay at saan ito inilibing. Subalit ang sabi sa Bible Sprout, namatay daw si Pedro bilang isang martir. At ayon sa tradisyon, nung tinanong ito kung paano niya gustong mamatay, sinabi daw ng disipulo na ipako siya sa krus na pabaliktad. Ang sabi naman sa BibleStudy.org, may mga relihiyoso na naniniwala na tumira at pumanaw si Pedro sa Roma. Ngunit ayon sa ulat, kung nanalagi ang disipulo sa Roma, hindi ito naikwento sa mga kasulatan ni Pedro. Kaya mayroong nagtatanong. Kahit yung nagsasabing si Pedro ay ipinako ng pabaliktad, ang tanong din ay kung saan nila nakuha yung ganong informasyon. No? Kasi nga, hindi nga nakasulat sa Bible. Eh. O kung meron pa bang ibang libro na pinagsulatan kung papaano nasawi si Pedro, mga tol? Kwento sa mga kasulatan ni Pedro. Kaya mayroong nagtatanong na kung wala ito sa Biblia, paano nasabi na namatay ito sa Roma? Oh, yun nga, di ba? Ayon sa Biblical Archaeology, isa sa pinakaunang deklarasyon na si Pedro ay napunta sa Roma ay mula sa isang Kristiyanong nagngangalang Gaius. Binanggit nito ang tinaguriang Peter's Tropeion o isang monumento na matatagpuan ngayon sa ilalim ng simbahang basilika. Mula noon, ito na ang pinaniniwalaang huling hantungan ng disipulo. Ayon sa ibang ulat, ang emperador na si Constantine ang nagpatayo ng simbahang ito sa ibabaw ng pinaniniwalaang libingan ng disipulo. Pagdating ng mga taong 1939, isang paghuhukay ang naganap sa ilalim ng gusali. Dito natagpuan ang malaking libingan kasama ang libingan ni Pedro. Ayon sa mga eksperto, nakaukit sa wikang Griego ang mga salitang Peter is within. Oh. O nasa loob si Pedro. Kaya naman kahit na ang lugar ay dating naging libingan ng mga pagano sa Roma, marami ang naniniwala na dito nga sa ilalim ng simbahan, inilibing ang mga labi ni Pedro. Emilio Domina Mea Est, quis est Dominus Tuus? Ayon sa CNN, nakadisplay sa Vatican ang mga labi ng disipulo sa isang seremonya na ginanap noong November 24, 2013. Ayon sa ulat, katulad ng telang ginamit sa pagbalot sa labi ni Jesus at ang sinturon ni Maria, wala raw DNA na makakapagpatunay sa mga ito. Ang ulat sa NBC News, ang mga labi ni Pedro sa St. Peter's Square sa Vatican ay nagsimula ulit ng mga debate. Maraming archaeologists ang hindi naniniwala kasama ng ibang mga pari sa loob mismo ng Vatican. Isang opisyal na nagsabi na halos baliwala na raw kung malaman ng mga archaeologists na totoo o hindi ang mga buto ni Simon Pedro. Dahil 2,000 taon na raw nagdarasal ang mga tao sa basilika at magpapatuloy magdasal ang mga ito doon. Ngayon hindi mo nga alam kung kaninong mga buto yan eh, no? Kasi kahit nakuhanan nila ng DNA, kanino nila i-compare, di ba? Wala eh. Hindi nga alam kung nasan yung labi ni Pedro eh, no? Ang masama nun, dadasalan mo yung isang buto ng isang taong yumao na hindi ka naman sigurado kung sino yung taong yun. Di ba? At kung sigurado ka man, ba't mo dadasalan yung tao, di ba? Marahil ang pagtatalo hinggil sa mga labi ng disipulo ay magpatuloy pa ng maraming taon. Kahit yung ibang kaparean dito at yung ibang archaeologists, hindi sila sang-ayon eh, no? Isang mabuting mangingisda
mula sa lugar ng Bethsaida at Capernaum. Si Simon Pedro ay isa sa 12 disipulo na saksi sa mga nakamamanghang kabutiang ginawa ni Hesukristo. Dahil sa hindi detalyado ang pagkakasalaysay ng Biblia hinggil sa pagpaano nito, marami ang nagtatalo. Marahil sa hinaharap, ang mga eksperto ay makapagbibigay ng karagdagang impormasyon upang lubusang masagot kung inilibing nga ba si Simon Pedro sa ilalim ng simbahan ng Basilika. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Alright mga kapatid, anong masasabi nyo rito mga tol? No? Si Apostol Pedro, isa sa mga kilalang kilala nating apostol. Siyempre, meron din siyang libro sa Bible mga tol. Eh. Pero eto nga, yung libingan na nakalagay doon, Peter is within, di ba? Nasa loob daw si Peter. At yung inilabas ng isang papa na mga buto doon, di ba? Marami din mga pare na mga ibang archaeologist ang nagsasabing wala na rin magagawa kasi matagal na nilang dinadasalan yan eh, di ba? Saka paano nila mapapatunayan na yun nga talaga ang mga labi ni Pedro, di ba? Eh walang DNA na makatutukoy doon dahil sobrang tagal na nga, di ba? At saka wala rin naman sila mapagkukumparahan ng DNA, di ba? Well anyway, kung ano man dyan, at least alam na natin na mapayapa na si Apostol Pedro. At darating ang panahon na muli rin naman siyang bubuhayin, 'di ba? Makakasama ng mga maliligtas, aakyat sa langit at marami rin naman naniniwala na siya'y nasa langit na at siya ngayon may hawak ng susi ng langit eh, 'di ba? Sabing ganun mga tol. Ano masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? Comment down below at syempre, mababasa natin 'yan sa susunod nating video. Bago tayo magtapos mga tol, konting shoutout lang. Grace Habagat, shoutout sa iyo. At Reynaldo Mamion, yan. Malabo talaga, may gusto talagang mawala si Bantag sa trabaho kasi di sila makagalaw sa loob. Yan ang sabi ni Reynaldo Mamion. Shoutout kay Maria Ginto. God bless po para mapatunayan walang kasalanan ang general. Danny Francisco, shoutout din sa'yo. Alejandro Isaac. Kay, sino pa ba? Si Elias J. Jr. Navarro, J.R. Navarro. Rosenda Bugagaw. Makialam na po kayo PBBM sa pagbabalik ng mga dilawan sa gobyerno. Ikaw po binoto namin, hindi ang dilawan. Shoutout Legario Legaspi. Shoutout din kay Isabel Sigwa. Let the truth prevail. Tama po si Attorney Panelo, may mali sa scripted na ginawa ng nag-iimbestiga. Masyado silang magaling at mabilis PBBM. Kailangan na po ang hustisya ni General Bantag. God bless. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin ngayong araw na to. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.